Hello mga aeronautics! Welcome to my YouTube channel. Kung ang mga artista at ang mga ibang influencer ay nagpapakita ng kanilang mga bag collection, ng mga signature, pues ang ipapakita ko sa inyo ay mga collection ko lang ng bag, pero hindi signature. At bago tayo magpatuloy sa aking video, please like and subscribe to my YouTube channel account. At huwag kalimutan i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa bagong ina-upload kong mga videos. Yes, umpisahan natin sa bag na nabili ko sa Straightforward. So, ayan, kung makikita nyo to, tong Straightforward na to, ito binili ko to sa, nung nasa ano ko eh, nasa Batangas, may kwento kasi nito nung bumili ako. So, nung nasa Batangas ako, tapos sabi nung kaibigan ko, Besh, attend ka naman ng birthday ko. Sabi ko, ay sige, attend ako ng birthday ko. Sabi ko, la, ano ba yung mararagalo ko sa kanya? Sabi ko, ganun. Tapos, ang naisip ko agad, sabi ko, bag na lang. Kasi, syempre maraming magraregalo sa kanya ng damit. So, ayun na nga, napadaan ako ng shop, ng Straightforward. Then, sabi ko, ay, eto na. Ito na yung bibilin ko para sa kanya bag. So bumili ako, nakita ko buy one take one sila. Then kahit wala sa isip ko na ala, magkano ba yung budget ko para dito? Ay buy one take one. So ayun, bumili ako ng bag para pangregalo ko sa kanya. Then bumili na lang din ako para sa akin syempre. So ito yon yung Straightforward. Ang ganda kasi ng quality talaga ng bag na to. Actually, ito yung pinaka-paborito ko na gamitin. At saka yung brown, yung isa pa nito. Ayan, oh, ang ganda. Tapos pagka in-open niyo siya sa loob, kasi meron pa siyang compartment na maliit dito. Pwede siyang maglagay ng mga maliit na wallets or anything na maliit. MC Gym, binili ko siya sa SM kasi nung birthday ko, sabi ko, ano ba yung gift ko para sa sarili ko? Eh dahil nga mahilig ako sa bag na lang talaga yung niregalo ko para sa sarili ko. So ayan, ito yung, alam mo, nagustuhan ko talaga to sa SM. Matagal na itong tinitingnan eh. Pero dahil nga kulang pa yung budget ko para dito, hindi ko pa siya nabili. Then sakto, nung nag-birthday ako, meron akong pera. So may mga extra, ganyan. So nabili ko na din agad-agad yung, ano, yung gusto kong bag. Then, susunod naman ay yung isa ko pang bag, ito. Ayan. Bet ko to talaga. Sobrang ganda nitong bag na to. Actually, binili ko lang to sa Lazada. Kasi, nagustuhan ko siya kasi sobrang ganda. Tingnan nyo siya, guys. Oh. Ayan, oh. Pagka ginanito nyo siya, ayan, sobrang ganda. Like this, oh. Diba? Ang ganda. Pang-aesthetic. Alam niyo yan. Gusto natin lagi mga aesthetic tayo. Ang ganda nito kasi talaga pa. Kasya lang dito yung mga cellphone, ganun. Tapos konting wallet. Then, konti lang yung may ilalagay pero ang ganyan na pang-aura. Outfit mo talaga pang BGC. Nako. Ang ganda. Then, susunod yung nabili ko naman ulit sa Itag, Manila. So, hindi tayo sponsor ha. Oh, pero baka naman, Itag Manila. Ayan, ang ganda nitong bag na to kasi bukod sa ano handbag siya, pwede mo din siyang gawing sling bag or shoulder bag. Kasi may ganito siya. Ang ganda. Ang ganda ng quality. Kasi sa sobrang ganda nitong bag na to, ang dami niyang pwedeng mailagay. Sobrang laki. Ito yung nagustuhan ko dito eh. Kasi pag sa school talaga, pag pumapasok ako, ang dami kong nilalagay sa bag. Ewan ko baka bakit. Sobrang dami talaga lagi ng laman ng bag ko. Kaya gusto ko, malaki yung bag ko na pangpasok. Then yung isa pa, guys, na ginagamit ko dito, is ito. O, di ba? Ang lakas maka Julia Barreto. Ang ganda, di ba? Sobrang ganda nito. Ang color niya talaga sobrang nagustuhan ko. Para siyang hard leather, ganun. Kaya, di ko alam kung anong tawag dito. So, ito, ginagamit ko to pag pumupunta naman ako ng mga, like, yung
mini event, ganun, yung kailangan babaan wow. pipit-pipit, di ba? Ang ganda niya kasi, pang ano lang siya, pang ganito. Then, yung isa ko pa, nagustuhan ko din, kaya ako nakabili din ulit sa Straightforward, yung pouch, kasi matagal na ako nagkahanap ng pouch na pwede kong magamit sa, halimbawa, hindi naman ako magbaba, gusto ko pouch naman. So, nakita ko siya sa Straightforward. Mura lang din siya noon, kaya ko siya nabili agad. Kasi, ang ganda niya. Wow! Oh, diba? Pwede mo siya, ganto-ganto lang, hindi mo na ilalagay sa, ano mo, hindi mo na siya lalagay sa balikat or hahawakan ng keme, ganto na lang siya pang pouch. Pwede din siyang lagayin ng mga makeup kit, keme. Ayan o, oh, diba? Ang ganda. Ito din yung nagustuhan ko dito eh, kahit maliit lang siya, pero mukha siyang bag. Lagi nga itong napapagkamalaan ng mga kaibigan ko, bag daw siya ng maliit. Sabi ko, oo, bag naman din siya, pero mas pinili ko yung ganito, para siyang pouch nga lang. Then isa pa, palagi ko naman itong ginagamit pagka nagbe-beach ako. Yes, ang pinakamataray nating shala-shalang bag. Di ba? Shala-shalang bag, kaming plastic. Para kung nasa dagat ako, hindi mababasa yung mga gamit ko. Halimbawa, pumunta ako sa beach, may mga cellphone, kaya, di ba? Hindi naman yung maiiwasan kasi magpipicture-pictures tayo. Then, kaya mas pinili ko din to kasi nga, bukod sa may plastic siya, pwede siyang hiwalay mo lang na pouch. Di ba? Oh. Pwedeng ganito mo lang siya dalhin and pwede mo din siyang gamitin na basta ganito lang. Pero yun nga lang kasi makikita lahat yung laman ng bag mo. Kaya nilalagay ko pa rin siya. Pag ginagamit ko to, nilalagay ko pa rin to. Then, isa sa... sa ginagamit ko naman, pag pumupunta naman ako ng mga ng mall, keme, ganyan, ito. Itong bag na to, binili ko siya ay December. December din siya. Kasi nung December, nagsisale ang Parisian. So, yun nga, nagsisale sila. Then, bumili ako, buy one, take one din to. Yung isa kasi nito, brown, binigay ko na dun sa kapatid ko kasi nagustuhan niya yung bag na yun. Then, isa pa, sa bag ko na ginagamit ko, hindi ko ito madalas gamitin, pero grabe, ang ganda nitong bag na to. Kasi, hindi siya halata na nakalock, pero nakalock siya, hindi mo siya magbubuksan na ganyan. Ito kasi, kailangan mo pa siyang pihitan dito ng paganito. Yan. Di ba nakaganito siya? Nakaganyan siya. So, hindi mo siya dyan mabubuksan. Kailangan mo siyang pihitin ng ganyan. Tapos, para mabuksan mo siya ng ganyan. O, di ba? Ang ganda kaya nitong bag na to. Paborito ko din to. Pero yun nga, hindi, sa dami ng bag ko, hindi ko na siya madalas magamit. Then, isa pa sa mga bag ko, yung regalo sa akin ng mami ko, is itong Kipling bag. Ito yung pinakamahal kong bag. Gaganto-ganto to, pero mahal to. Ito yung regalo sa akin niya. Ayan o, diba? Ang ganda. May pwede siya ditong lagyan ng keme. Tapos yan, ang laki. Ito ginagamit ko to pagka umaalis ako kasama yung mga kaibigan ko. Pag ganun, o, diba? Pwede na siyang lagayin, magsha-shadow na. Pag birthday ko, kaganyan ka. O, Dora the Explorer. Pero, wag ka. Pwede kang maglagay dito ng mga pagkain pag sa birthday ko. Ayan. Then, isa pa na ginagamit ko din sa beach ay itong luggage bag. Kung makikita niyo sa mga posts ko sa IG, ano ko to eh, may picture ako nito, pakita ko na lang dito. May picture kasi ako nito. Ang ganda nito, masobra. Ang ganda nitong gamitan pag nasa dagat ka. Pang aura. Aesthetic din to ha. Aesthetic siya. Maganda siya pag pictures. And isa pa, ay yung kanina din na tote bag. Ganyan o, oh, diba? Ang ganda ng kulay, brown. Parang puro brown ang kulay ng bag ko. Mahilig din ako sa color brown, black, and white. Gusto ko yung mga ganong kulay. Ayan, o, oh, diba? Sobrang ganda nito. Katulad lang siya din ng kanina, yung Straightforward. Pero nabili ko naman to ay sa Marikina. Marikina made to, eh.
O, diba? Tangkilikin ang sariling atin. Ayan. So, ayun lang, guys. Pinakita ko sa inyo ang mga iba't-ibang klase ng aking bag. Then, kung ang mga artist sa mga signature, sa akin parang wala akong signature na bag. Pero lahat sila is mahalaga sila sa akin. Hindi sila mapapantayin ng kahit anong halaga ng pera. Kasi, sobrang... yung mga bawat pagbili ko ng bag na to ay may kwento. May kwento siya sa akin. Ngayon, hindi ko pa kayang bumili ng mga signatures na bag. But, soon, makakabili na tayo ng mga signatures. Ang dream natin na makabili ng mga mahal na bag. Pero, syempre, palagi din natin iisipin na mas unahin na muna natin yung kung ano yung dapat bilhin at kung ano yung kailangan natin. Kasi magkaiba yung kailangan at sa gusto lang natin. Again, huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko. And thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo sa aking mga pinakitang mga bag collections ko. Hindi man ito signature, pero quality din naman. At lagi natin tatandaan na hindi naman makikita sa panglabas na kaanuan natin kung ano tayo at kung ano ang meron tayo. Thank you for watching, mga Kaironautics!